Amadeo. Ngayon ding araw na ito, hindi ko palalampasin ang pagkakataon upang turuan ka ng ikalawang kakayahan ko. Halika rito sa aking kwarto. Pagpasok namin sa kwarto ni Manong Waning, nakita ko sobrang laki nito. Gulat na gulat ako kasi paano nangyari yun. Tingin ko kasi sa labas ang liit lang ng kubo nito, pero pagpasok namin sa loob ng mismong kwarto niya, sobrang laki nito. Halos ektarya ata ang bilang nito. Lahat ng nakikita mo dyan, Amadeo, ay totoo. Hindi ito isang ilusyon lang. Halika't maglakad-lakad tayo. Pumunta kami sa isang puno na patay. At ang sabi ni Manong Waning, tignan mo ang gagawin ko. Nakita ko na yung kanang palad niya. Hinipan niya ito patungo doon sa patay na puno. Kitang-kita ko na bigla na lang bumagsak yung puno na patay. Paano po nangyari yun? Yan, Amadeo, ang isa sa aking kakayahan na isasalin sa iyo. Eto pa, tignan mo kung ano ang gagawin ko. Isang buhay na puno naman ang kanyang hinipan. Pinadaan niya ito sa kanyang kanang kamay. Tapos, bigla na lang nagsigsilagas yung mga dahon nito. At nang malagas yung mga dahon, unti-unting bumibitak yung katawan ng puno at saka bumagsak sa lupa. Paano niyo po nagagawa yung mga ganun? Simple lang. Alam mo ang mga punong ito. Ito ay mga punong makasalanan. Pag ang taong makasalanan ay tinamaan ng aking mahikang itim, siguradong babagsak din siya at ito ang ituturo ko sa iyo ngayon. Magagamit mo ito sa oras kunin mo na ang ipinakukuha sa atin ng aming Panginoon. Paano ko po yung magagawa? Ganito lang yan. Pumikit ka muna. Saka mo ibuka ang iyong dalawang mahahabang kamay. Sa aking pagpikit, naramdaman ko na hinubaran ako ni Manong Waning. At saka meron siyang ipinapahid sa aking katawan. Huwag kang magsasalita, basta pumikit ka lang dyan, Amadeo. Naramdaman ko yung pinapahid niya sa akin para bang nanunuot ito sa aking mga butas sa katawan. Kumbaga, sa mga tinubuan ng aking mga balahibo, doon pumapasok yung ipinahid niya sa akin. Ngayon ko lang sasabihin sa iyo, Amadeo, na ang pagsasalin ng lakas mula sa kaliwa ay hindi katulad ng pagsasalin ng karunungan mula sa kanan. Kami sa mga kaliwa, simple lang ang pagsasalin ng kakayahan. Ganito lang. Hindi katulad sa kaliwa na kung ano-anong dasal ang binabanggit upang matutunan ang lihim na karunungan. Pagtapos ko sa iyo itong ipahid, tumayo ka lang dyan at dadasalan kita. Itong dasal na ito ay hindi mo gagamitin, ako lang ang nakakaalam nito. Makalipas ang buong gabi, siguradong okay ka na. Kayang-kaya mo na itong gamitin at susubukin kita uli. Palalayuin kita sa aking bahay na ito upang gamitin mo sa iba't ibang nilalang sa paligid ang isinalin ko sa iyo, Amadeo. Pagtapos niyang gawin sa akin yun, hindi niya ako pinaupo basta nakatayo lang ako. Naramdaman ko na wala na si Manong Waning sa aking paligid hanggang sa narinig ko na lang. Mayroong mga umaangil na naman sa paligid ko. Didilat na sana ako nung biglang narinig ko sa aking isip na sinabi ni Manong Waning, "Huwag kang didilat. Hayaan mo ang mga nilalang na nasa paligid mo. Tignan natin kung umepekto na ba sa iyo ang isinalin kong kakayahan."
mula sa itim na mahika. Habang naririnig ko yon sa aking isip, naramdaman ko na biglang merong malakas na pwersa na bumangga sa aking katawan. Agad akong tumilapon sa malayo at nang pagdilat ko, nakita ko yung isang kulay itim na kalabaw. At ang pinagtataka ko, bakit wala itong sungay? Nagulat din ako dahil parang sinasabi ng kalabaw sa kanyang tingin sa akin na lumaban ako sa kanya. Teka, sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Hindi naman kita inaanawa. Hindi naman ito sumasagot hanggang sa narinig ko na naman yung boses ni Manong Waning. Amadeo, dito sa ikalawang kubo ko na ito, napakaraming nakakulong dito ng mga masasamang klase ng nilalang. Itong kubo ko na ito ay ituring mo na isang pentagram. At hindi lang klase ng nilalang ang naririto. Meron ding mga iba't ibang klaseng mabababang uri ng demonyo ang nakatira dito. Sila ay ikinulong ko rito dahil sa bisa ng utos ng aming Panginoon. Sige, Amadeo, dumilat ka, tumayo ka, ipakita mo sa akin ang iyong bagong kakayahan. Labanan mo ang napakalaking kalabaw na kulay itim na nandiyan sa iyong harapan. Gayahin mo ang nakita mo sa akin kung paano ko pinatumba ang napakalaking punong makasalanan. Ginaya ko yung nakita ko kay Manong Waning dahil bigla na naman akong sinugod ng isang napakalaking kalabaw na kulay itim. Nung malapit na ito sa akin ay hinipan ko ang aking palad papunta sa direksyon ng kalabaw, pero para bang wala itong talab kaya nasapol na naman ako ng kalabaw. At nang masapol niya ako, agad niya akong sinundan. Hindi pa nga ako bumabagsak sa lupa, sinuro na naman niya ako hanggang sa tumilapon ako sa napakaraming tinik-tinik na damo. Ramdam ko yung sakit sa aking mga katawan dahil sa pagtusok sa akin ng mga tinik. Noong ando na ako, hindi ako makatayo dahil sobrang daming nakabaon sa aking katawan ng mga tinik na ito. Akmang susugod na naman yung kalabaw nung biglang tinitigan ko ito ng masama. Nang dahil sa pagtitig ko ng masama, napahinto yung kalabaw at unti-unti na itong lumayo sa aking pwesto. Amadeo! Magaling! Magaling, Amadeo! Hindi pala dapat gamitin ang kamay upang matalo mo ang kalaban. Dapat pala titig lang. Mas okay yan, Amadeo. Boses na narinig ko mula kay Manong Lito. Nagsalita din si Manong Waning at ang sabi niya, Mukhang nagkamali ako ng ginawa. Hindi pala dapat ihip sa palad yon. Dapat pala titig lang ng masama. Pero mas okay yan, Amadeo. Titigan mo lang ang kalaban at pag mahina ang bakod nito sa katawan, siguradong babagsak siya nang walang kahirap-hirap, Amadeo. Magaling. Binabati kita dahil tumalab na ang ikalawang isinalin ko sa iyo na kapangyarihan. Total na rito naman na tayo. Ipapakilala ko sa iyo ang mga ikinulong ko dito. Pagkatapos niya ito sabihin, bigla na lamang merong isang malaking mama na lumitaw sa aming harapan. Gulat na gulat ako sa itsura niya dahil sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang ako nakakita ng ganito. Ang sabi nun sa amin, yan ba yung bago na inalay mo sa ating Panginoon? Baka naman pwedeng sabihin mo sa ating Panginoon na kami ay palayain na dito sa pentagram na ito. Hirap na kami dito.
gusto na namin kumuha ng kaluluwa ng tao. Hindi namin kayo maaaring pakawalan dito hanggat hindi sinasabi ng kataas-taasan nating Panginoon. Sumunod na lang kayo sa kanyang utos. Huwag kayong mag-alala. Kung sakaling kayo ay palalayain dito, paniguradong makakatikim na naman kayo ng panibagong kaluluwa. Manungaling, sino po yan? Ba't ganyan po yung itsura niyan? Yan ay isang demonyo na ikinulong dito. Sila lang naman yung mga mabababang uri ng demonyo na madaling utos-utusan pagdating sa mga kasamaan. Halika, maglakad-lakad pa tayo at meron akong ibibigay sa iyo at ito ang isa sa pinaka-importanteng makakatulong sa mga lakad mo. Pero mag-iingat ka. Sa ibibigay ko sa iyo na ito, Amadeo, ay hindi basta-basta. Sa oras na magkamali ka ay maaari ka nitong pagbuntungan ng galit. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo nung una at yung itinuro ko sa iyo? Hindi ba napapasunod mo yung mga nilalang na hayop dito sa paligid? Ngayon, mapapasunod mo sila sa pamamagitan ng pagtitig at pagbulong. Itong bulong na ito ay napakalakas. Kaya mo silang gawin na kahit anong gusto mo. Liwanagin nyo na po, hindi ko po kasi ganong maintindihan eh. Habang pinapaliwanag sa akin ni Manong Waneng yung mga bagay na yun, sa totoo lang ay hindi ako interesado dahil sobrang sama na yata ng kalalabasan ko nito, pero wala akong magawa eh. Gusto kong tumakas sa lugar na yun pero hindi ko alam kung saan ang daan. Sa madaling sabi, tatanggapin ko na talaga na ito na ang aking kapalaran. Ganito lang yun kasimple, Amadeo. Halika at maglakad-lakad muli tayo. Ipapakita ko na sa iyo ang pinaka-importante dito sa lugar na ito. Habang naglalakad kami patungo doon sa isang napakalaking bato, nagulat ako dahil iba yung itsura nito dahil patatsulok ito na mataas. Dito sa loob ng triangle na bato na ito, naririto ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaari mong dalhin sa iyong paglalakbay. Pagpasok namin sa loob, nakita ko merong isang bato na lumiliwanag. Pero yung liwanag niya, nagmumula sa apoy. Kunin mo, Amadeo, ang nagliliwanag na bato. Kunin mo! Pagkuha ko doon, kahit nag-aalangan ako na ito ay nagliliyab, dinampot ko ito pero wala pala itong init. Akin na. Dalian mo. Ibinigay ko ito kay Manong Waring at tapos, ngumanga ka. Nga nga, Amadeo. Nga nga. Agad niya itong isinubo sa akin at ramdam ko sobrang init habang pababa ito sa aking lalamunan hanggang sa aking tiyan. At hindi nagtagal, naramdaman ko na kumalat sa buong katawan ko yung init hanggang sa bumalik na sa normal ang aking katawan. Nasa kaloob-looban mo na ang isang bato na galing sa kaharian ng aming Panginoon. Yan ay isa sa magagamit mo upang talunin ang mga mandirigma ng Baikan. Ano po yung Baikan? Yung Baikan, sila ang tagapagtanggol sa kaharian ng Hombre. Doon sa kaharian ng Hombre mo kukunin ang isang napakalakas na kapangyarihan na ating ibibigay sa aming Panginoon. At pag sa oras na nakuha mo na ito, ikaw ay aming titigilan na at nangangako ako sa iyo, Amadeo, na hindi ka na namin guguluhin pa dahil bayad na kayo sa pagkakautang sa amin ng iyong mga magulang. Talaga po? Talagang talaga.
Ano, gusto mo na bang subukan yung bago mong kakayahan? Sige po, sige po. Halika na at lumabas na tayo sa aking bahay. Paglabas namin sa bahay ni Manong Waning, ang sabi niya sa akin, nakikita mo ba yung direksyon ng isang bundok na medyo may kababaan na ito? Sa lugar na yan, nandyan nakatira yung mga mababangis na hayop. Yung nakita mong ahas noon na muntik ng kumain sa iyo, isa lang itong normal. Maliit lang ito kumpara sa mga makikita mo dyan. Dyan mo subukan yung bagong isinalin ko sa iyo na kapangyarihan, Amadeo. Sa aking pagpunta sa bundok na itinuturo ni Manong Waning, wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Ang inaasahan ko, meron ako ditong makakalaban, pero hindi ganoon ang nangyari. Dahil nung naroroon na ako, nakakita ako ng isang napakalaking ahas na kung tutuusin, halos nasa 5 di pa yata yung haba nito at ang taba nito. Kasing bilog na ata ng timba. Nakita ko na tumaas yung ulo niya at tumingin sa akin, pero meron akong narinig na mahinang bulong sa aking isipan. Ang sabi nun, Amadeo! Amadeo! Huwag mong kakalimutan yung sinabi ko sa iyo na naririto lang ako sa paligid upang magmasid at maitama ang landas na iyong tinatahak. Sa kabilang side naman ng aking tenga ay naririnig ko ang boses ni Manong Waning. Animoy naglalaban sila sa magkabila kong tenga at tinuturo kung ano ba ang dapat kong gawin. Hanggang sa nawala ang boses ni Manong Ambo at natitira na lang yung boses ni Manong Waning. Huwag mong pakinggan si Ambo. Niloloko ka lang yan. Sa akin ka lang makikinig, Amadeo. Yung nakikita mong ahas na yan, sige, utusan mo. Kaya mo yung utusan, Amadeo. Inutusan ko sa aking isip yung ahas na ito, kaya agad ito sumunod. Ang inutos ko sa kanya ay bigyan ako ng daan upang marating ko ang kataas-taasan ng bundok na ito. Ganon nga ang ginawa ng napakalaking ahas. Dumasdas siya sa gubat para meron akong madaanan. Pag-akyat ko sa bundok na ito, gulat na gulat ako dahil naroroon si Manong Ambo. Amadeo, sabi ko sa iyo hindi ako namatay. Naririto lang ako upang gabayan ka. Sa mga oras na ito ay idinala ka rito ng napakalaking ahas na ito. Inutusan mo siya upang makarating sa akin, hindi ba? Alam ko, Amadeo, na may natitira pang magandang kabutihan diyan sa puso mo. Halika na, sumama ka sa akin, Amadeo. Nung sabihin ito ni Manong Ambo, nakita ko na lang yung ahas, bigla niya akong hinampas ng napakalakas, kaya tumilapon ako sa napakalaking puno at nawalan na ako ng malay. Nung mawalan ako ng malay, dito na nagsimula ang kakaibang pangyayari sa buhay ko, dahil para bang napunta ako sa ibang mundo. Andoon daw ako sa isang napakataas na lugar. Tapos, si Manong Ambo andoon sa tabi ko. Ang sabi niya, Amadeo, pagmasdan mo ang naglalakihang mga ilaw, yung mga nagtataasan na mga yan, yung mga toring yan, yan ang tinatawag na kaharian ng hombre. At yung nakikita mong nagkukumpulan sa gawing iba pa, sila ang mandirigma ng baykan na maaari mong makalaban pag sa oras na pumasok ka na dyan. Bago ka makapasok dyan, dapat ay meron kang sapat na kapangyarihan. Lingid sa kaalaman ni Waning at ni Lito,
at ng kanilang Panginoon. Hindi ka basta makakapasok dyan kung purong kasamaan ang dala mong kakayahan. Kaya ngayon ito na ang pagkakataon habang ikaw ay tulog. Ikaw ay aking tuturuan sa pamamagitan ng aking espiritual na lakas. Kung sila ay tinuturuan kanila ng personal, pwes ako, habang ikay tulog ay aking sasamantalahin ang pagkakataon, Amadeo, na matutunan mo ang kakayahan ng mga kanan. Ang aking gagawin sa iyong katawan, patutulugin kita ng mahabang panahon. Nang sa ganun, mas malaki ang matutunan mo sa larangan ng kakayahan ng liwanag kaysa sa kadiliman. At balang araw, Amadeo, pipiliin mo kung saan talaga ang tamang landas at hindi mo ito pagsisisihan. Dito sa kaharian ng Hombre ay marami ng ipinadala ng mga iba't ibang klaseng elemento na nagmula sa tunay na mundo natin. Sa iyong pagpasok dito ay iyong makikita ang iba't ibang klase ng buto ng nilalang. Mga nilalang na nagtangkang pumasok sa kaharian ng Hombre upang makuha ang pinakamalakas na kapangyarihan ng hari dito. Makikita mo rin ang kanilang mga nalipol na gamit na hindi umubra sa kaharian na ito. Kung hindi mo na itatanong, Amadeo, ang kaharian na ito ay marami ng nagtangkang pumasok dito. Lahat sila ay nabigo kaya ang nangyari, dito na sila nabaon ng buhay. Ayokong mangyari sa iyan, Amadeo. Kaya tuturuan kita ng tama, ng wasto, hindi sobra at hindi kulang. Mas malaki ang kakayahan na maituturo ko sa iyo. Sa mundong ito, Amadeo, ay tinangka na rin sa kupin ng demonyo ang lugar na ito, pero hindi sila nagtatagumpay dahil ang mga nakitira dito hindi rin basta-basta at kaya nitong tapatan ang kapangyarihan ng mga mababang uri ng demonyo. Ang kataas-taas ng demonyo ay hindi rin nakakapasok dito kaya ang inuutusan lang niya yung mga mabababang uri at pag hindi ito umubra, pati yung demonyong yun ay dito na namamatay. Ngayon pa lang, Amadeo, sasabihin ko sa iyo ang pagpasok dito ay hindi basta-basta. Merong sasalubong sa iyo agad na tatlong mandirigma ng Baikan at tatanungin kanila ng maayos kung ano ba ang pakay mo sa kanilang kaharian. Sa oras na magkamali ka sa kanilang tanong ay wala ng pero-pero dahil agad kanilang babawian ng buhay, pero sa oras na maramdaman nila na meron kang dalang kakayahan na magmula sa kanan, paniguradong kalma lang sila magtanong at pag hindi mo nasagot ng maayos ang kanilang katanungan ay siguradong palalayasin ka lang nila. Malakas ang mga tauhan ng Baikan. Nung unang panahon, nung maglaban ang mga demonyo at ang mga mandirigma ng Baikan ay hindi umubra ang mahihinang uri ng demonyo. Kung hindi mo lang naitatanong ang mga Baikan noong araw ang isa sa kinatatakutan ng mga demonyo, ito ay hindi nakasulat sa kahit ano, kaya hindi ito maipapakitang aral kahit sa mga lumalabas na mga bagong bula ang propeta. Sa paglipas ng panahon ay marami nang maglalabasan ng mga tinatawag na nagpapanggap na sila daw ay tunay na bahay ng Panginoon. Pero maski kahit isa sa kanila, walang makakapagsabi at hindi mababanggit ang tungkol dito sa pangyayaring ito. Napakarami nang nangyari simula pa noong unang panahon. Ilang siglo na ang lumipas pero walang nakapagkwento rito. Pero ako nalalaman ko dahil buhay na ako at isa ako sa saksi sa nangyayari.
yung magkapatid na Waning at Lito. Hindi rin nila alam ang pangyayaring ito. Ang nakakaalam lang nun, yung kanilang sinasamba. Pero hindi rin ito sasabihin sa dalawang magkapatid na ito dahil niloloko lang din sila ng mga yon. Habang humahaba ang pagkukwento ni Manong Ambo, nararamdaman ko yung aking sarili na tila ba parang umiinit yung buong katawan ko dahil iba yung pakiramdam ko nung mga oras na ito. Animoy binubuhusan ako ng apoy na laba dahil sa sobrang init. Manong Ambo, sobrang init po ng katawan ko. Parang nasusunog po ako. Ay nako, gumagawa na naman ng hakbang yung magkapatid na yun. Alam na kasi nila na nandito sa akin ang iyong kaluluwa at kasama kita. Pero huwag ka mag-alala. Lalabas muna ako rito. At titignan ko kung ano ang ginagawa sa iyo ng dalawang magkapatid na ito. Pagbalik ni Manong Ambo, ganito yung naging kwento niya sa akin. Nakita raw ni Manong Ambo na yung aking katawan ay nandoon sa isang papag na bakal. At sa ilalim nun merong mga gagabarasong kahoy na mga nagliliyab. Habang nagliliyab daw ito ay tinitignan lang ni Manong Ambo ang aking katawan pero hindi raw nasusunog yung katawan ko at yung magkapatid. Ang reaksyon daw nila kakaiba dahil sinasabayan nila ng dasal pampabalik ng aking kaluluwa upang bumalik daw yung kaluluwa ko sa katawan. Habang ginagawa nila yon, sinasabayan din ng kontra ni Manong Ambo yung ginagawa nila para yung aking kaluluwa hindi muna bumalik sa aking katawan para tuloy-tuloy ang pagtuturo sa akin ni Manong Ambo ng kanyang mga tunay na kakayahan. Ah, ano bang nangyayari? Amadeo, bumalik ka na sa katawan mo. Mayayari kami sa aming Panginoon. Lito, galingan mo dyan. Galingan mo. Pag hindi natin napabalik si Amadeo sa tamang panahon, siguradong tayong dalawa ang malilintikan. Oo na kapatid, ginagalingan ko na nga eh. Abi, sigaw ka pa ng sigaw dyan. Sabay na lang tayo. Ah, ano ba kasing nangyari? Nagkamali ako. Nakakuha pa ng pagkakataon yung matandang yon. Tama na. Huwag masyadong mainit ang ulo. Magtulungan na lang tayo upang maibalik dito si Amadeo. Sige. Galit na galit daw yung magkapatid na ito at pilit pinababalik yung aking kaluluwa sa aking katawan. Pero wala silang nagawa nung mga oras na ito kaya ang nangyari. Sumuko na lang yung magkapatid at inaantay na lang daw nila kung kailan ako babalik. Hindi naman daw nila gustong ibaon yung aking katawan dahil nga isa akong alay. Hindi nila pwedeng gawin yon at alam din ng kanilang Panginoon na ako ay buhay pa. Nang dahil dito, umaasa na lang yung magkapatid kung kailan ako babalik at sa kanila ako uli tuturuan ng kanilang mga kakayahan. Oo, Amadeo, ganon ang nangyari. Sinusunog nila ang iyong katawan habang ito ay dinadasalan. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, nung unang panahon nung naglaban dito ang mga demonyo at ang mga mandirigma ng Baykan, tinalo ng mga Baykan ang mga demonyo dito. Kaya ngayon nandirito ka sa malapit sa kaharian ng hombre ay hindi tatalab ang anumang kakayahan ng magkapatid na demonyo na yon. Dito ka lang, Amadeo. Dito kita sasanayin at hindi tayo mararamdaman ng mga mandirigma ng Baykan hanggang sa matuto ka sa aking mga ituturo sa iyo. Ako ay natutuwa dahil nakakuha ako ng pagkakataon. Pambihirang pagkakataon lang itong mga ganito. Yung mga itinuro sa iyo ng magkapatid na ito ay hindi ko aalisin sa ngayon. Dahil yan ay nakakapit na sa iyong katawan. Magagamit mo din yan sa laban. Pag sa oras dumating na yung tamang panahon na kailangan mo nang pumasok
sa loob ng kapangyarihan ng hombre. Manong Ambo, bakit po pala hangad nyo rin na makapasok ako sa loob ng kaharian ng hombre? Ano po ba talagang meron dun? Bakit hangad din po na magkapatid na yun? Ganito lang yan, Amadeo. Kaya ako nagpupumilit na kunin ka doon. Ang aking hangad ay nasa kabutihan. Ang gusto kong mangyari, maturuan kita, dahil pag hindi kita naturuan at yung magkapatid lang na ito ang nakapagturo sa iyo, at kung sakaling makuha mo yung ipinapakuha sa iyo, ang mangyayari pag naibigay nila ito sa kanilang Panginoon, doble at tripleng kasamaan ang mangyayari sa mundo. Ngayon, pag ikaw ay aking naturuan at napasa kamay mo ito, sinisigurado ko sa iyo na ikaw ay isa sa may pinakamalakas na magtatangan ng kakayahan sa ibabaw ng lupa. Hindi sa pagyayabang, isa na ako sa meron yan. Nang dahil sa ako ay may kaidaran na matanda na ako, kailangan ko na rin sanang magpahinga at sa iyo ito mapupunta, Amadeo. Ikaw ang papalit sa aking mga ginagawang pagliligtas sa mga simpleng tao na niloloko ng mga demonyo. Yun po pala yun? Naiintindihan ko na po. Mas interesado po ako dito kaysa sa sinasabi ng magkapatid na yan. Maraming salamat, Amadeo, at naiintindihan mo ang aking ibig sabihin. Sige, magsisimula na tayo. Ito po yung part 3 ng Amadeo. Pasensya na po kayo kung late upload na po tayo at eksaktong 35 minutes lang po ito, dahil medyo may kaiklian lang po yung email po sa atin ni Kuya Amadeo. Alam nyo, ang maibibigay kong opinion dito, So, ibig sabihin, sobrang tagal na pala ng pangyayaring ito at hanggang ngayon buhay pa si Kuya Amadeo. Wow, ang lupit na, no? Masyadong malupit itong kwento na ito, mga igan, mga kapatid at mga listener po natin dyan. Huwag po kayo magagalit sa akin dahil matagal po ang ating upload. Alam niyo naman, medyo busy po ang ating commander. Ano pong masasabi nyo sa kwento na ito? Kung pangit ba yung aking pagkakanarate or kung merong kulang, pakisabi lang po dahil atin pong babaguhin ang ating style sa pagbabasa. Hanggang dito lang po muna. Wala po muna pagbate. Pasensya na po kayo. Abangan na lang po natin yung susunod po na kabarata. Kabang-abang po ito. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa tumututok sa kwento ni Amadeo.